Magandang gabi po sa inyo lahat, mga brothers and sisters. Maraming salamat sa iyo, Brother Vic Cabral, for inviting us to share the goodness of the Lord in our life. Ako po si Brother Raul Alvarez. Ako ni naman Wilma. Po si Sister Wilma Alvarez ni Brother Raul. Kami po ay taga Our Lady of Sorrows Charismatic Community chapter po dito sa San Fernando, Pampanga. Nandito po kami ngayon upang ibahagi sa inyo ang aming life's journey. Alam niyo po, before 1989, masasabi ko pong maganda ang aming buhay, napaka-komportable po ng aming buhay. Parati kami mayroong pagkain sa aming hapagkainan. We were able to send our children to good schools. At meron po kaming assets na masasabi nating kasama sa komportabling buhay. Meron kaming mga sasakyan, meron kaming sariling bahay. At meron po kaming konting savings dito sa Philippines at sa London. Nagagawa po naming mag-travel sa Asia at saka sa Europe. At yan po ang aming buhay before 1989. In 1989 naman po, we suffered the great financial setback. Nagkaroon po ng denubyo ng buhay namin, bumagsak po yung negosyo, and we lost everything, baon po kami sa utang. Hindi ko na po inakala na makakabayad pa kami ng utang dahil po yung utang namin, ang utang ko particularly, lampas pa sa aking noo, lampas pa sa aking ulo. Hindi ko na rin po naisip noon na kami makakapag-travel, na magkakaroon pa kami ng bahay, na magkakaroon pa kami ng pera, na mapapag-aral pa po namin yung mga anak namin. Dahil ni kahit na po sabihin mong 100 pesos that time, wala na po kaming pera. Dahil po wala na akong may bayad sa utang ko, wala na po pumapasok na pera sa akin, I resorted sa pangungutang na may interest. So, lumaki po lalo yung utang ko, utang interest. Para pong kumunoy na lalo ako lumulubog sa lupa. At naging resulta nga po noon, dahil sa pangyayaring yan, we had to adjust. No? Maraming bagay kaming dapat i-adjust. Pati yung aming lifestyle ay naapektuhan. So yung aming mga anak, kailangan naming ilipat sa mas less expensive schools. At pati yung aming basic necessities ay naapektuhan po dahil dito sa pangyayaring ito. At nagpalipat-lipat po kami ng tirahan kasi hindi namin nagagampanan yung pagbayad ng aming renta. At dahil po doon, we had to resort to transferring to the province para mas lalo naming maibaba at ma-adjust ang aming lifestyle. Nung pong panahon na yon, araw at gabi, iyak po ako ng iyak dahil wala po akong pambayad ng utang. Laki-laki po ng utang ko, milyon-milyon. Kung meron pong 31 days ang month, ang buwan sa kalendaryo, 28 to 29 days po, meron akong naka-issue ng mga post-dated checks na hindi po biro-biro yung mga halaga. At wala po akong maibayad kahit na po anong gawin ko. Hindi ko na maisip kung paano ko sila popunduhan. So, ayan po ang nangyari sa aming buhay na araw-araw, iniisip namin ngayong araw na ito, iniisip lang namin yung para sa araw na ito. Yung bukas, bahala na kung ano mangyayari bukas. So ganyan po ang klase ng buhay meron kami noon. And it lasted for many years, from 1989 to 2006. So, but in our life's journey po, kasama namin ng Panginoon. Bakit ko po nasabi yun? Kasi po nung panahon na wala kaming pambili ng pagkain, meron pong kakatok sa amin at 6 o'clock in the morning, merong daladalang pagkain. Hindi naman po niya alam na naghihirap kami ng panahon na yon. Marami pong taong tumulong sa amin. Hindi po kami humihingi ng tulong, hindi po dahil nagmamataas kami ng loob o ayaw namin tumanggap ng tulong, but it was by the grace of the Lord. At siya po ang bumubulong sa mga tao para dalhan kami ng pagkain. Marami pong milagrong nangyari din sa buhay namin. In the course of our journey po, parang yan na po ang naging disyerto ng buhay namin. Kumbaga po sa disyerto, walang tubig.
Wala po kaming bahay, wala kaming pera, wala kaming pambayad ng utang, wala kaming pang-schooling sa mga anak namin. You know how the Lord is so good? Ang nilalapit po niya sa amin yung mga taong kailangan namin. Di po ba yan naman ang pangako ng ating Panginoon? Is going to provide the things that you need. At hindi lang po yun, hindi lang man po need, pati na po minsan wants, pati na rin po minsan kapritsyo. Ganun po kabuti ang ating Panginoon na hindi lamang pangangailangan. Dahil po nung panahon na yon, dahil hindi, wala na akong pambili ng damit, wala na akong pambili ng sapatos, alam nyo po, may mga taong nagbigay sa akin ng mga original, ng mga Florsheim, ng mga Bali, na hindi, kung sasabihin mo po, hindi naman kailangan yon. But God is so good. He does not only give you yung quantity, pati yung quality na binibigay na buhay sa amin. That time po, wala na po ako magawa sa buhay ko kung hindi just wait upon the Lord. Ang sabi po ng mga tao sa akin, hindi naman pwedeng dasal ka na lang dasal, prayer meeting ka na lang ng prayer meeting, simba ka na lang ng simba. Hindi po nila alam na yung panahon na yon, I was waiting for the Lord to act in my life. Kasi po ang sinasabi nila, anak, hindi pwedeng hindi ka magdemanda, sabi po ng ibang aunties na pinagkakautangan ko. Hindi naman pwedeng ganyan na lang, pababayaan mo na lang yung may utang sa'yo. Tapos ang paniniwala ko po kasi, naghihirap na yung tao, tapos ididemanda ko pa, wala naman po siyang ibabayad. So ang mangyayari po nun, dalawa pa kaming maghihirap. At saka hindi naman po talaga kalooban ng Panginoon na pahihirapan mo pa yung isang taong naghihirap. So sa aking buhay po, hindi na ako nagdemanda. Tapos po nagtry din akong po, gawin yung ibang mga negosyo, yung magbenta-benta nung kung ano. Pero nothing happened. Kaya po, dumating yung panahon na tumigil na lang ako. Lord, sabi ko, ano ba talagang gagawin ko? Sabi nila, ginagawa na lang kitang panakip butas. Sabi ko, totoo ba Lord yun? Nagtatamad-tamad na lang ako. Alam niyo po ang mensahe sa akin ng Panginoon. Sabi niya, truly, sabi niya ganun, idleness has no place in my kingdom, but waiting for my time is faith in action. Bakit po nasabi nun? Kasi po nung panahon na yun, ang sabi, nung pong panahon kasi naghihirap kami, binibenta namin yung bahay namin. So every now and then sabihin ko kay Lord, Lord, sabi ko, ibenta mo naman yung bahay namin kasi kahit na paano makakabawas sa utang namin. Tapos po yung ibang mga gamit namin, pinagbibenta. Tapos yun nga po sabi ko, nagsanla-sanla ako ng mga kung ano-ano. Noon po, ang ginagamit ko, pamamaraan ng tao. Pero ano po sinabi ng Panginoon sa akin? Unang-una, ang utang. Ang utang po ay hindi niya kalooban. Oo nga naman po, no? Kasi ang pangako niya sa atin, He's going to provide all our needs. Di po ba? Pero ako po, anong ginawa ko? Kailangan ko pong magbayad ng utang. Pero nag-resort po ako sa pangungutang ulit. Kasi po pag nangutang ka nga naman, parang hindi ka nagtitiwala sa Panginoon na ibibigay niya lahat ng iyong pangangailangan. Kailangan ko pong magbayad ng utang. So dapat naniwala ako na siya din, sa kanya din manggagaling yung pambabayad ko ng utang. Sabi nga po nung pinsan ko na nagdala sa akin sa Love Flock noon, bakit? Magkano ba utang mo? 5 milyon? 10 milyon? Hindi mo ba alam? Sabi niya ganun. Lahat ng itong nakikita mo, lahat ng yung universe, yung mundo, sabi niya, ang may gawa niya ng ating Panginoon. So yung utang mo, sabi niya, siya rin ang magbabayad niyan. And one time I was walking from the Blessed Sacrament. Sabi ko kay Lord, Lord, sabi ko, sana ibenta mo na lang yung bahay kahit na papano. Sabi ko, makabayad kami. Pero there was a conviction. Alam niyo po, sabi ni Lord sa akin while I was walking, sabi niya, anak, sabi niya, hindi mo ba alam na lahat ng ipambabayad mo ng utang ay manggagaling sa akin? Sabi niya, materialistic ka pa rin. Nashock po ako sa sinabi ni Lord na materialistic daw ako. Kasi para sa akin, hindi po ako materialistic kasi po, hindi naman ako maluho. Tapos, ang impression po ng mga tao sa akin, ang tingin nila sa akin, I was already generous, syempre po, no? Kasi nakakatulong-tulong ka naman. Kaya po sabi ko kay Lord, sabi, parang nashock ako, sabi niya, you are still materialistic. Alam niyo po kung bakit niya sinabing materialistic, sabi niya, anak, sabi niya, umaasa ka sa pagbenta ng bahay mo para makabayad ka ng utang o makabawas ka ng utang. Hindi mo ba alam, sabi niya, na lahat ng utang mo, ako ang magbabayad. Sabi. Kaya po na-convict ako, kaya po nung buhat ng time na yon. Sabi ko, Lord, sabi ko, patawad po. Oo nga po pala, sabi ko,
lahat ng pangangailangan ko ipoprovide mo. So at that time, I started praising God in tongues. At saka po sabi ko, Lord, pinupuri kita, pinasasalamatan kita na wala akong pambayad ng utang. Pinupuri kita, pinasasalamatan kita na baka madimanda ako. Pinupuri kita, pinasasalamatan kita na baka marimata yung bahay namin. So from that time on po, I turned everything to praise. Kasi po even before that, nagpupuri na ako sa kanya talaga. Sabi ko, Lord, basta sa lahat ng bagay. Because in all things, in all circumstances, at all times, in all people, dapat po kasi ang tinuro sa akin ni Lord ay purihin siya. Maging ito man ay sa karamdaman o kaya sa kasiyahan. Kaya po, pero kahit na po sinabi ni Lord sa akin yon, naiisip ko pa rin po yung bahay. Sabi ko, Lord, sabi ko, sana, dun pa lang po sa sana, kinukonvict na ako ng Holy Spirit. Ay, oo nga pala, Lord. Sorry po, Lord. Sabi ko, patawarin niyo po ako. Nag-iisip na naman ako na yung dahil sa pagbebenta ng bahay, makakabayad ako ng utang. Lord, yun po. Mag-i-start na naman akong pagpupuri sa kanya na baka madimanda ako. Salamat, Lord, sa pinatira mo ng bahay sa amin. Salamat, Lord, sa pwedeng mangyari sa akin. Just give me the grace, O Lord God, na makayanan ko lahat, sabi ko. It is only by your will na kakayanin ko. Kaya Lord, sabi ko, salamat, salamat sa lahat. Yun po, uulitin ko na naman na wala akong pambenta, ay pambayad ng utang, pinupuri kita. Salamat Lord, baka marimata yung bahay. Salamat Lord, na baka madimanda ako. And I turned everything to praise. Nung pong bago ako na-convict ni Lord niya, nung sinabi niya sa akin, materialistic pa rin ako. Yun nga po kasi material yung bahay, di ba? Umaasa ako sa pagbenta ng bahay para makabawas ako ng pambayad ng utang. Before that po kasi, in-advertise namin yung bahay namin, sa newspaper, lahat ng tao, sinasabihan namin na binebenta namin yung bahay. Yun po ang alam namin kung paano mabenta yung bahay. Pero nung na-convict na po ako ni Lord, nung sinabi niyang materialistic pa rin ako umaasa ako sa pagbenta ng bahay, o sige Lord, sabi ko, maraming salamat po sa bahay na binigay mo sa amin, maraming salamat po sa years na pinatira mo kami dito. Kaya Lord, sabi ko, hindi na po ako aasa sa pagbenta ng bahay. Kung gusto mong ibenta, Lord, ibenta mo at your own good time at in your own good price. Kung ano man kalooban mo, Panginoon, I will obey, sabi ko. Maraming salamat po ulit. And then I will continue praising Him in tongues. And pinupuri ko po siya sa halos sa lahat ng oras. I praise you, Lord. Halaman ka na. Karatiro, nilumarikanya. Basta po, continuous yun yung praising ko. Tapos, darating na naman po yung oras. Lord, sana. Yun, nako-convict na naman po ako. Tapos, humihingi na naman po akong patawad kay Lord na yun nga, naiisip ko pa rin yun. Pero alam niyo po, when the time came na talagang wala na po sa isip ko yung bahay na hindi na namin ibebenta, that was the time na nagpadala si Lord ng buyer. At yung pong presyong binigay ni Lord was more than what we were asking for. Ganun po kabuti ang Panginoon. Kaya po sa pagpupuri, napakabuti po ng Panginoon at all times in all places, kahit na po nasadlak ka sa matinding problema, there's always the reason to praise God because God is so good. At naglatawid po namin yung mga pagsubok na yan, ay pinalitan po ni Lord lahat ng mga nawala sa amin. At ang ipinalit niya ay mas malaking bahay, mas komportabling buhay, at mas nakakapag-travel kami ulit. At ang nakakatuwa pa po dito, yung aming pagta-travel ngayon, kadalasan po ay libre. Libre, nakakapag-travel kami sa Europe, sa Asia, at lahat po ito'y libre. So, nabalik po, na-restore po yung aming buhay. At nangyari yan dahil sa nag-surrender kami totally sa Kanya. Marami lang po tinuro sa akin ng ating Panginoon. At binigyan din lang din po niya yung pagta-tithing. Kasi marami pong beses na pati yung pagta-tithing natin ay binibigay ng ating Panginoon. Kaya po walang dahilan na hindi tayo magtatiting. There was one time po, kahit na mahaba po yung sharing ko, ang dami ko po kasing karanasan sa kabutihan ng ating Panginoon. Yung kailangan po akong ma-opera, that was the time na wala po kaming kapera-pera talaga. Alam niyo po, pumasok ako sa ospital, wala kaming pera. Nung paglabas ko po after 5 days yata o 6 days, alam niyo po yung bill ko was 21,600. Alam niyo po yung hawak-hawak kong pera na binigay ng mga tao was 21,600 eksakto po sa hospital bill. At pagkatapos po noon, mayroon pang nagbigay ng 500, may nagbigay pa ng 5,000. Sabi ko, eh hindi po, sobra-sobra na po to. Sabi nung isa, sabi niya, hindi, kailangan mo pa yan kasi kailangan mo pang bumili ng gamot.
Tapos po alam niyo, sabi kay Lord, Lord, nakakatawa ka, sabi ko. Kasi po usually, ayong pong pumasok na pera noon, 21,600 lang po ang kailangan ko, di ba? Pumasok po lahat, 27,000. Sabi ko kay Lord, Lord, nakakatawa ka, sabi ko, pinasobrahan mo pa yung kailangan ko. Eh, pero, bigla na naman sa isip ko, sabi, ting, tithing. Oo nga pala, Lord, sabi ko. So, doon sa 27,000 na tinanggap ko, dapat 10%, di po ba? Pero dahil po sa sobra-sobrang kabutihan ng ating Panginoon, ni-round off ko na po ng 3,000. Bali 3,000 kasi kung hindi po nagbigay si Lord sa akin ng sobra-sobra, paano ko mababayaran yung tithing? Kung 21,600 lang po ang binigay niya sa akin, wala na po akong pagtatithing. Kaya po maniwala po tayo na pati po yung tithing ay nanggagaling din sa ating Panginoon. Kaya wala pong dahilan na ito ay i-keep natin sa sarili natin. Kasi ang pangako naman po niya, di ba? Subukan niyo ako dito kung hindi ko bubuksan ang durangawa ng langit at ibubuhos ko sa inyo ang aking pagpapala. Sobra-sobrang pagpapala. Tapos there was also, ay marami po akong kwento. Pero anyway po ganito, no? Kasi di po ba, di po ba yung pangako niya sa visit to the Blessed Sacrament? Kasi po, nag-visit yung, I was going daily to the Blessed Sacrament. Sabi niya ganun, yung pong quarter of an hour before the Blessed Sacrament, alam niyo po yung pangako na diyon, I will even place things necessary before you, sabi po niya ganun. Pagkatapos po, there was one time na nagpunta po ako Manila. Nagbus lang po ako. Eh, ang appointment ko po was 7 o'clock in the morning. Eh, bigla pong umulan. Nabigla-biglang umulan. Tapos po, so naglalakad akong konti. Alam niyo po, mayroong lumapit na tao. Nagbebenta po ng payong. Imagine niyo po yun, no? At 7 o'clock in the evening, mayroong sa kalye magbebenta ng payong. Kung hindi po yun ay sugo ng ating Panginoon. There was also a time na may appointment ako. Nasa kantin po kami ng hospital. Eh, nakalimutan ko naman po yung aking calculator. Eh, nasa sales po ako. Eh, kailangan po namin yung calculator. Alam niyo po, may pumasok ba naman sa kantin na nagtitinda ng calculator? Eh, yung calculator po tinitinda niya, ay yung gustong-gusto ko pang calculator. Kung hindi po talaga nilalapit ni Lord yung mga pangangailangan. Oh, ito po po. Ay, marami po akong kwento. Ito na lang po. Yung po kaklasiko, sabi niya, kasi nakatira kami noon sa isang subdivision. Sabi niya, Wim, sabi niya ganun, tignan mo nga yung bentang, ay yung new apartment, sabi niya, na pinaparent sa Cataleya Street, sabi niya ganun. That was a Friday. So, doon din po kami nakatira na subdivision. Eh doon po, that was Friday, hindi ko nagawa kasi nagsimba ako ng hapon, umuwi ako gabi na. Tapos Saturday, hindi ko rin nagawa. Sunday, hindi ko rin nagawa. Alam niyo po yung feeling na nakakahiya sa isang kaibigan na napakasimpleng request, tapos hindi ko magawa. But there were reasons kung bakit hindi ko po nagawa. Tapos po, magkikita kami nung friend kong yon Monday. Friday, sinabi niya sa akin. Eh sabi ko, Lord, nakakahiya naman ako. Hindi ko man lang nagawa yung hinihingi niya. Yung pong, alam niyo yung hiyang nakakahiya talaga na simple request, tapos hindi ko magawa para sa kaibigan ko. Alam niyo po, galing ako sa simbahan, tapos sumakay ako sa jeep. Hindi po kayo maniwala, dun sa jeep na sinakyan ko, mayroong nakalagay dun sa likod ng driver, yung dun sa mga passenger seat. Sabi niya ganun, brand new apartment for rent. Sabi niya ganyan, Cataleya Street, inquire from driver. Sabi niya ganun. Tapos sabi ko, ito po ba yung Cataleya Street na apartment ni Mrs. Hao yata o Mrs. Lau? Opo, sabi niya ganun. Magkano po? 4,000, sabi niya ganun. Imagine niyo po sa dami-dami ng jeep, sa dami-dami ng information in the universe, yung pang mismong jeep na sinakyan ko ang magdadala sa akin ng information na kailangan ko. Dahil alam po ni Lord na hiyang-hiya na ako sa aking friend na hindi ko mabigay yung information na kailangan niya. Ito naman po isang miracle na ginawa ni Lord para sa amin. Na-hospital po yung anak ko. Yung anak ko po, tapos dumating yung kaklase niya. May pasalubong na 5 apples. Yung pong isang apple, pinakain ko sa kanya. Tapos mayroon po siyang dumating na isa pang bisita, pinakain ko sa kanya. Ilan na lang po ang na-apples na natira? 3, di po ba? Nung pumbuksan ko ang refrigerator, walang kabawas-bawas yung 5 mansanas.
limang mansanas pa rin po. Ang dami pong milagro nangyari sa buhay namin. Kahit na po nagdumaan kami sa isang dinubyo, sa isang bagyo na akala namin ay wala ng katapusan. God is so good. And in all things, at all places, at all times, wala pong dahilan na ako ay hindi magpupuri sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, hold on. Stay strong, have faith, trust God. Keep believing God will see you through. Maraming maraming salamat po sa pagkakatanong binigay niyo sa amin. Introduction pa lang po yung buhay namin yun. Marami pa pong episode na pwede namin ibahagi sa kabutihan na ginawa ng Panginoon sa aming buhay. At in the journey in our desert, God was always with us. Yun pong saving grace niya was always with us and is now. And I believe that it will be forever with us because we believe in God's goodness. Maraming maraming salamat po, maraming, Brother Vic. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless us all.